Hello guys! Good morning mga ka-Pinay Vlog Nepal, sa aking mga viewers at saka sa aking mga subscriber. Sorry po kasi kagabi na bigla kong na-delete yung mga yung ginawa kong story ko. Na-delete kahapon kagabi kasi nga yung memory ko, yung memory ng mobile ko ay full, yung SD card at saka yung mobile ko, kaya natinsyon ako talaga kagabi na delete ko lahat. So guys, pasensyahan na po ninyo ako kung sabi ko dapat ngayon i-download ko yung story ko kung papaano kami umangat ng asawa ko, kung papaano umangat yung buhay namin. Pasensya na po kayo guys kung na-delete ng konti dahil sa SD card memory full. So, sa ngayon guys, papaano nga pala kami umangat ng asawa ko? Yung una guys, yung asawa ko ay nagtatrabaho sa isang manpower agency. Pagkatapos, siyempre nagpapadala siya ng mga tao sa ibang bansa. Kaya, yun, kumikita siya. At saka yung pera na kinikita niya ay iniipon niya sa bangko. So, within a few years guys, yung asawa ko nakaipon ng pera. Bumili kami ng lupa. Ginawa namin is buy and sell. Para naman makaipon-ipon kami para makapagpagawa kami ng bahay at makabili rin kami ng lupa. Una-una guys, naghanap kami ng lupa at saka bahay sa ibang lugar dito sa Kathmandu, pero siguro hindi pa namin hindi pa para sa amin siguro 'yon, no. Hindi ko rin nagustuhan yung bahay at lupa na ititinda ng bibili ng asawa ko. So, kaya 'yun guys, naghanap kami ng apartment, pero at sa apartment naman ay hindi maganda dahil wala kang privacy, no. Pag bumili ka, hindi ka makakaingay doon o ng mga music kahit na ano. Dahil ang asawa ko rin mahilig magpatawag ng mga tao at magpakain sa mga pamilya niya. Pagkatapos guys, nakabili na kami dito sa lupa na tinitira namin. Ito po yung nabili namin. At dito na po kami nagpatayo ng bahay within 6 years. Mga 6 and a half years guys, nagpatayo kami ng bahay dito ng mga 2 and a half floor pinatayo namin. Luna go! Luna! Ito yung pusa ko, magulo. Pagkatapos guys, yun na. Nakapagpatayo kami ng bahay, gumanda na ang buhay namin na walang tulong ito sa magulang niya kahit isang 5 lang kami. Wala silang ka-5 na ibinigay sa amin. Kaya ganun guys. So, alam niyo mga ka-Pinay Vlog Nepal, yung magulang ng asawa ko hindi yan makapag sabi-sabi kahit ano o magalit sa akin o magalit man sa kanya, dahil hindi sila makasumbat sa asawa ko dahil wala sila dito kahit isang 5 dahil sa hard work ito ng asawa ko at sa pagtulong ko na rin sa kanya. Kaya guys, itong asawa ko talaga napaka niya, marunong siya humawak sa pera at saka hindi siya gastador na bili doon, bili dito. Ganon din naman ako, hindi rin ako bili doon, bili dito, ganon din. Hindi ako hingi ng hingi sa kanya kung kung may pera kami, dinidiretso na kaagad sa bangko, pero ako, siyempre, gumagasto ako dahil nga sa kinakailangan ng pagkain natin, bibili ng damit, bibili ng kung anong gamit sa bahay. So, hinahayaan ko rin siya kahit hindi ba niya binibigay sa akin yung pera, pero hinahayaan ko siya kasi alam ko naman na kung gaano ako ka gastadora, no? Waldas ako sa pera, kaya siya na lang ang nag-iipon ng pera. At saka pagkatapos guys, naayos yung bahay namin, yung mga pa-relatives din niya, sasabihin na ganon ganito. Sabi ko sa kanila,
wag silang magluloko-loko-loko sa akin dahil sabi ko gusto ko pag inaway nila asawa ko, harap-harapan din kami, di ba, magkakaharap-harap kami. Para naman malaman ko kung ano ang gusto nila sa asawa ko, dahil lahat naman ginagawa ng asawa ko eh para sa aming pamilya, sa anak kong lalaki, sa anak kong babae. Ah, ganun na nga guys, naputol yung ano natin kasi yung anak ko tinatawag din ako. Yun na, itong sa bahay na to, na gawa nga na namin, maganda na yung ano, foundation namin. Kaya minsan yung mga relatives niya, yung iba nagsiselos, yung ganun-ganun, nagsiselos sa asawa ko. Kasi umaangat na kami, maganda na ang angat namin, nakakabili na kami kahit ano. At saka alam ninyo guys, 14 years akong nagtiis na hindi umuwi sa Pilipinas. 14 years. Biro nyo, 14 years. Kasi ang hirap ng pambili ng air ticket sa atin, no, napakamahal. Kaya tinis ko rin yun na... tinis ko rin yun na hindi kami makauwi. 14 years. Pasensya na kayo guys. Hindi ako umuwi ng 14 years kasi alang-alang lang yun sa ano, sa asawa ko na magkabahay kami. Tapos guys, ito na nga, umangat na kami. Gumandang buhay namin nung umuwi rin ako nung ano, umuwi rin kami nung 2011 ba kami umuwi noon, kaming lahat. Malaking pera rin ang nagastos namin kasi yung nanay ko nga mag-iermana, yung iermana mayor, umuwi kami lahat. Finorse ko yung asawa ko na umuwi kami. Kahit ayaw niya, sabi ko, kung ayaw mo, okay lang, basta kaming tatlo ng anak ko. Eh. Tapos bumili rin siya ng ticket, no. Mahal din ang gastos namin na almost 300,000 mahigit. Tapos may mga ano pa kami. Basta malaki ang gastos namin. Kahit 2 weeks lang kami guys sa Pilipinas, okay na rin kasi masaya ako. Kahit nagtagal din ako na hindi nakauwi sa Pilipinas. At least sa awa ng Diyos. Binigyan din niya kami ng time na umuwi kaming lahat. At saka guys, pasensya na kayo. Emotional na naman ang lola ninyo, no. Masalamat ako kasi matagal din ako na hindi pumunta din sa village ng asawa ko. Kung gaano ako ka-years dito na hindi nakauwi sa Pilipinas, ganun din ka-years na hindi ako pumunta ng bahay ng asawa ko sa village, hindi rin ako umuwi. Kasi sabi ko sa asawa ko, hindi ako uuwi sa village ninyo hanggat hindi ako nakaka-uwi ng Pilipinas. Uunahin ko ang Pilipinas bago sa village ninyo. At saka guys, alam ninyo, hindi ako tumira sa village. Hindi ako tumira doon. Tumira lang ako nung umuwi ako sa Pilipinas. Pagbalik namin, December din yun. Umuwi kami sa village, mga 2 nights lang kami doon, tapos bumalik na kami ng Katmandu. Kasi ang hirap guys doon sa village nila dahil matagal walang mga ano access, yung access road din ang hirap, di ba? Biro mo, aalis ka ng umaga dito sa Katmandu alas 7, darating ka sa kanila ng mga alas 5 o alas 6, depende sa biyahe ng bus, no? At saka yun, umuwi kami basta 2 nights lang ako, tapos balik uli kami kagad sa Katmandu. At saka noon pa guys, sinasniyayaya ako ng nanay niya na tumira sa village. Sabi ko, uuwi na lang ako ng Pilipinas o babalik ako ng Singapore bago ako umuwi sa village dahil ayoko. Ano gagawin akong alipin? Gagawin ka ng taga ano, ng baka? Yung mga tai, kasi may mga tai kasi doon eh. Baho, pagkatapos yung... may tindahan sila guys na mga damit, mga sapatos, yung mga
may mga tinda sila, maano, kasi doon sa village nila noon, yung may kaya na, may kaya yung tatay ng asawa ko, no, kasi nagtitinda yun, eh, businessman yun, yung tatay niya, Indian Army. Indian Army yun yung tatay ng asawa ko. Pero hindi talaga ako pumayag sa asawa ko na doon kami titira sa village. Hindi talaga kahit anong mangyari. Pero mabuti na nga lang guys dahil yung asawa ko, kahit anong sasabihin ko sa kanya, sumusunod siya. Malaki rin ang away namin ng asawa ko dahil nga sa sulsol ng mga niya, mga kamag-anak, no? Maraming sulsol. Talaga guys, nagagalit ako sa kanya noon. Talaga kumukuha talaga ako ng itak. Yung itak nila dito sa Nepal na naka yun, parang basta ganun, maganda kasing itak nila dito. Eh, sabi ko, pagpapatayan tayo talaga. Sabi ko, pag niloko mo ako, saksakin na kita. Sabi ko talaga sa asawa ko, no guys, nainis talaga ako sa kanya, no. Maraming beses kami nag-away ng asawa ko. Ako hindi ako natatakot sa asawa ko. Sabi ko, hindi ako matatakot sa inyong lahat, kahit sino pa kayo dito. Sabi ko, natatakot ako sa Panginoon, pero sa inyo hindi. Maraming beses na hindi ko minsan pinapapasok yung asawa ko sa bahay ko. Maraming beses yun, kahit yung magulangan niya, tiyungan niya, hindi ko pinapansin. Kahit sasabihin, Mari, buksan mo raw yung pinto. Papasok kami, may gagawin kami ganito. Hindi ko sila pinapakinggan. Napaka-ano ko talagang babae, o maldita ko talaga. Pero guys, awa ng Diyos. Ang bait ng yung father-in-law ko guys, mabait siya. Pero yung asawa, yung nanay ng asawa ko, may pagka-ano rin yun, pero inaway ko rin yun. Hindi sila nakaka-ano sa akin. Hindi nakakarangkada talaga. Sabi ko, kasi alam ko naman ang ginagawa ko eh. Alam ko naman na nasa tama ako, hindi naman ako nasa mali. Dahil wala naman silang naitulong eh sa amin mag-asawa, diba? Kaya sabi ko sa asawa ko, pati dyan sa gate, hindi yan makapasok. Sabi ko, kahit magulang mo, sabi ko, wag lang sila magluloko-loko sa akin. Sabi ko, alam mo naman ang ugali ko. Napaka-ano ko talaga guys, napaka-maldita ko talaga. Pero nagmamaldita lang naman ako kasi yung sa akin na ayoko na ang pamilya ko na aapihin, di ba? Aapihin, ayoko talaga. Kahit nung recently lang guys, nag-away kami ng nanay ng asawa ko talaga. Oo, inaway ko talaga siya dahil sa anak kong lalaki, inaway ko talaga siya. Sabi ko, hindi talaga ako na takot guys na makipag-away. Pinuntahan ko talaga yung nanay niya, binakbakan ko talaga eh. Oo, kasi alam mo, umaangat na kami, no? Umaangat kaming mag-asawa, yung gumagandang pamilya namin, tapos sila manggugulo. Sabi ko sa asawa ko, sa totoo lang, hindi ako magpapa-ano sa inyo eh, magpapatalo eh. Hindi talaga ako magpapatalo. Sabi ko, mag-isa lang ako dito sa Nepal, wala akong relatives, wala akong kamag-anak, nanay, tatay, o kahit sino, di ba? Sabi ko, kamag-anak ko yung anak ko. Pero sabi ko, hindi ako magpapakita sa inyo na matatakot ako sa inyo. Nagagawin ninyo akong alipin. Hindi. Marami pa akong story sa inyo, guys, na maano talaga kayo sa story. Ang dami talaga. Kaso, hindi ko masabi lahat dahil nga dahan-dahan muna tayo, di ba? Hindi talaga ako nagpapaapi sa mga ng asawa ko. Hindi ako natatakot sa kanila. Pero ang ng asawa ko guys, yung mga tiyo niya, yung mga British Army na tiyo niya, ang babait nila. Kasi alam nila, yung dalawang tiyo niya, naka-isti sa Hong Kong ng ilang years. So, alam nila ang ugali natin mga Pilipina, lalo na tayo mga babae, na tayo ang tumutulong sa pamilya natin kisa sa lalaki, di ba guys? Sa totoo lang, di ba? Tapos yung tiyo niya, yung dalawang tiyo niya na British Army, nakakaintindi kung ano ang buhay sa Pilipinas at saka kung sino ang sumusuporta sa mga magulang natin. Kaya yun, kumakampi talaga yun guys sa akin, yung dalawang tiyo niya. Pinapagalitan yung asawa ko.
pag pinapayak ako ng asawa ko, nung pinapayak ako, nag-aaway kami, no, pinapagalitan talaga yung asawa ko. Kasi kumakampi yun sa akin eh, yung tiyo ng asawa ko. At saka sinasabihan din niya yung nanay, at yung nanay ng asawa ko, sinasabihan nila, mabait kasi sila eh, nakakaintindi sila kasi ang tagal nila sa Hong Kong, mga British Army sila. Malay mo, nagkaroon sila ng ano doon, diba? Di natin alam. Pero mayroon, alam ko yun, lahat ng istorya, alam ko yun. Kaya minsan yung auntie ko, yung tiya ko, no, nag-aano yun sa akin, pero binabaliwala ko lang yun sa kanila. At saka guys, ikikwento ko rin sa iyo, nung bumalik kami na tumira sa bahay niya, paano kami niya pinabalik ulit, no, ikikwento ko rin yan sa iyo kasi nakakatuwa rin yun. Ano guys, so basta, umangat na kami, maganda ng buhay namin. Wala nang problema. Basta, magkukwento na rin ako sa inyo, guys. Siguro mga few days o ano, maghahanap rin ako muna na ipapakita ko sa inyo yung dito sa Kathmandu, yung mga ano nila, yung mga pinupunta ng mga turista, guys. Ipapakita ko rin sa inyo. Huwag kayong magsawa sa akin, please. Huwag kayong magsawa. Please subscribe and then press the notification bell. Click, 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 click. Press all. Ha, please naman. Magla-live stream na po ako. Kaya maybe within siguro sa Lunes, titingnan ko guys, magtra-try akong mag-live stream. Sinabi ko na sa anak ko na ayusin yung laptop ko. May laptop kasi ako na pinadala sa akin ng tiyo ko galing ng Dubai. Kaya gunner ng lola ninyo. May nag-i-sponsor. So, maraming salamat sa panonood at saka sa walang sawang panonood ninyo sa akin. Sana guys, maintindihan ninyo ako dahil nagkakabulol-bulol na ako sa pagsasalita dahil nga sa pagmamahal ko sa inyo. No. Maraming salamat sa inyo sa panonood. I love you and God bless you all. Thank you so much guys sa panonood. Ito na po yung part 2 ko sa pagtira ko dito sa Nepal, papaano kami umangat. At saka sasabihin ko rin sa inyo kung papaano kami nagkakilala ng asawa ko sa Singapore. Bye! Love you!